Please proceed, Mayor Jed Mabilo. Mga iginagalang na mga miyembro ng Kamara de Representantes, Your Honors, good morning. Noong mga nakanakaraang linggo, nabalitaan ko po ang pagnanais na makapagsalita ako na maging resource person sa hearing ng Quad Committee. And I would like to take this opportunity to thank each one of you for allowing to speak. Maraming salamat po. Napaisip ako nang marinig ko ang balita. Sabi ko sa sarili, ito na siguro ang tamang pagkakataon na malaya akong kukuha ng lakas ng loob at magsasalita ng katotohanan kahit ako pa ay natatakot at may pangamba sa aking buhay. Una po sa lahat, I declare that I was not and never will be a drug protector. I don't know personally nor did I benefit in any way from any illegal drug personality in Iloilo or anywhere else. After 7 years of exile, dahil sa napolitika at walang basihang mga akusasyon, kaliwat ka ng mga paratang at higit sa lahat mga banta sa aking buhay at sa buhay ng aking pamilya, narito po ako ngayon at humaharap po sa inyo. Naging kabataang barangay chairman, number one city councilor, vice mayor, at mayor in 2010, 13, and 16. And was fortunate to have been chosen as the top 5 world mayor in 2014. That also included the former president as a nominee. In the campaign against illegal drugs, as mayor and as mandated by law, I am aware of my authority to set local policies and priorities related to crime and drugs. I am also aware that under the law, the PNP and PDEA handle crime investigation and response and the combating of drug trafficking and enforcement of drug laws, while the mayor relies on the police and PDEA to implement them. And so when I became mayor and having made aware that there were existing drug groups in the city, I immediately initiated anti-illegal drug activities, campaign and policies among others, multiple programs, one of which is to activate the Barangay Anti-Drug Abuse Councils. In 2014 po, according to PDEA, Iloilo City was the first in the country to have 100% of its BADAC activated. In the 6 years that I have been mayor of Iloilo City consistently received national recognitions from PDEA and the PNP in the years 2014, 2015, 2016, and even in 2017 for the comprehensive programs including rehab, logistical support to the PNP and PDEA in their drive against illegal drugs. Since the existence of these drug syndicates in our city was deeply rooted, I relied on the expertise of the local PNP and regional PDEA to deal with these groups while I focused on the socioeconomic programs that would address the root causes of poverty that expose the vulnerable population to cope against the evils of illegal drugs. But all of these efforts were ignored by the Duterte administration. Kung matatandaan po ninyo, nagsimula ang lahat ng ito nung bigla na lamang na isama ang mga pangalan sa PRRD narco list ng Administrasyong Duterte. Isang listahan naglalaman ng mga pangalan ng mga kilalang public official na di umano ay sangkot sa ilegal na droga, mga paratang na walang basihan, at kahit kailan ay hindi naman napatunayan. As a matter of fact, until today, there are no drug-related cases
that have been filed, especially in the legal courts, against me and my person. Pero kung inyong titingnang maigi, isinama ang pangalan ng kalaban sa politika sa isang validated list ng mga drug personalities sa kasunod na PRRD list. Sa kabila ng mga questionableng impormasyon, walang validation o confirmation man lang na ginawa kahit na anumang ahensya ng gobyerno sa Malacañang initiated list, itong PRRD list, di o mano, ay naging hit list. Sa isang public forum ng PIDEA noong 2018, mismo ang Regional Adjudication Committee o tinatawag na RAC ay nagsabi na wala yung pangalan ko sa kanilang listahan. While in the Iloilo City Anti-Drug Abuse Council meeting, then PIDEA 6 Regional Director Hil Pabilona at N Iloilo City Police Director Colonel Remus Canyeso officially ang nagpatotoo na wala rin ang pangalan ko sa drug list. Ngunit, nanatili ang listahan sa kanilang mga record. Hanggang ngayon, lahat ng mga paratang at akusasyong ibinabato sa akin ay patuloy na sumisira sa aking reputasyon at pati na rin ang reputasyon ng minamahal kong Iloilo. Dahil sa seryosong banta sa aking buhay, napilitan po ako na hindi bumalik from an international speaking engagement in Japan at lisanin ng aking pamilya ang bayang buong pagsisikap naming itinaguyod ng Maydangal. PRRD even assigned Lieutenant Colonel Espinido to Iloilo and announced with a threat, mabubuhi pa kaya siya? Ibig sabihin, in Tagalog, mabubuhay pa kaya siya? Referring to me. Pinalad po ako na meron akong speaking engagement sa isang international conference sa Japan, kaya nakaalis ako ng bansa. Paulit-ulit ang pagbabanta ni Presidente Duterte sa media, harap-harap ang sinasabi, ipapatay daw ako. So when we government killed him, we started to dig and we found the bones of the policeman still in the uniform. And so we had to take him out. I said, go and take him out. The mayor of Iloilo City, I identified him. This is broadcast nationwide. I said, you're next. Sana ang mayor ninyo dito. Sana yung pinagitan mo, mayor. Saan ba si mayor? Hinapit ko sa kanila, balik ka dito. Patayin talaga kita. Julius Ronald Pacificador, Hamtik ang tike. Jed. At alam po nating lahat, hindi lamang po ito basta-basta pagbabanta. Kayang-kaya niya pong totohanin ito. Labagman sa kalooban, kinailangan po naming lumisan at wag na munang bumalik sa Pilipinas. On August 28, 2017, I received an unexpected call from former PNP Regional Director Bernardo Diaz. He invited me to meet with PNP Chief Ronald De La Rosa, now Senator, at Camp Crame, Quezon City, at noon the following day. The next morning, on August 29, I arrived at the Ninoy Aquino International Airport at 10 a.m., ready to proceed. But then the call started. First, they moved the meeting to 3 p.m. And then by 5 p.m., it was delayed again, this time to 6 p.m. At around 5 p.m.,
a PNP colonel called me and in a voice that sent shivers down my spine, literal po yun, warned me not to go to Camp Crame because my life was in danger. The fear that had been simmering now erupted. Soon after, at 6:32 p.m., my wife, Marivic, received a chilling text from a PNP colonel's wife, "Do not proceed. There are 20 men surrounding your house, and if you go to Camp Crame, they will kill you." The terror was paralyzing. I couldn't believe it. My life and my family's life was hanging by a thread. The next day, on August 30, I took the first flight out to Japan, not knowing if I would ever return. Upon arrival, I received a message from General Diaz to call a number. Using a public payphone, I made the call and spoke to General Bato, who expressed his sympathy. He was talking to me in Bisaya. He told me he knew I was innocent, that I wasn't involved in illegal drugs, and he promised to help me. His words brought a brief moment of hope. I told him I would finish my work abroad and return to meet him, but he urged me to be careful repeating his pledge to help. Just after that call, my Philippine cell phone rang. This time, it was another general. His voice was grim. "Mayor, do not return. Your life is in danger. The accusations against you are all fabricated. But if you go to Crame, you'll be forced to point fingers to an opposition senator and a former presidential candidate as drug lords." The weight of the conspiracy against me was unbearable. This general couldn't live with the guilt of seeing me killed, he said, and warned me to destroy my Philippine SIM card and phone immediately, and told me because my phone is going to be wiretapped. My hands trembled as I realized how close death had come. I knew then that I was no longer just a target. I was in a battle for my life. Dumiretso po kami sa US at nag-apply ng political asylum. Mapalad po kami na pinagkalooban kami ng US ng political asylum. It took 15 months for them to investigate and see the validity of us not being involved in illegal drugs, and all these accusations are all false. Ito ay isang patunay na walang nakitang kadahilanan na ibinigyan kami ng political asylum in March 2019. Masakit at malungkot, ngunit napilitan akong lumisan mula sa aking sinumpaan tungkulin sa aking pamilya at sa kababayan kong Ilonggo na sinumpaan kong pagsilbihan, hindi dahil sa nagkasala ako, kundi dahil nanganganib na po ang aming buhay. I come before you today not merely to recount my sufferings, but to highlight a critical flaw in our system, one that allows law enforcement agencies to be weaponized for political purposes. That illegal drug trade stems from the ills of our society, from poverty to corruption of government institutions, including our law enforcement agencies. By using state institutions
to carry out personal vendettas or silence perceived enemies undermine the foundation of justice and democracy in our country. Sideline. No individual should be allowed to wield such unchecked authority regardless of their position or power. Ang karanasan at ng iba pang mga katulad kong biktima, lalong-lalo na ang mga mayors na pinagbintangan, ay ang nagmulat sa amin sa mga pagkukulang at kakulangan ng ating law enforcement agencies. Kailangan mapatibay pa ang mga institusyon ito upang hindi basta-basta magamit o maimpluwensya ng politika. Masigurong makakapagsilbi ng may integridad, walang kinikilingan at may respeto sa batas. Ang panawagan po namin sa inyo, manguna po ang hustisya at magkaroon ng reforma sa ating sistema, partikular sa pamamalakad ng ating law enforcement agencies. Accusations must be duly validated and authenticated first before any public announcement to avoid shaming and destroying the honor, reputation, and good image of hardworking and innocent persons. Higit sa lahat, panagutin ang mga umaabuso sa kapangyarihan. Sana ang nadanasan naming paghihirap na durog na durog, persecution, trauma, at saka walang wala ay hindi po mararanasan ng iba. At mananaig ang katotohanan at hindi ang pamumulitika o personal na interes ng ilan. Absensya na po. Maraming salamat po sa Quad Committee dahil 7 taon po. Nahihirap talaga po. Maraming salamat dahil nabigyan niyo po kami, ako at ang iba pang mga biktima ng pagkakataon na linisin ang aming mga pangalan at ng mga minamahal ko, Ilonggo at yung Iloilo na tinawag po Shabulized. Magandang araw po sa inyong lahat. Dakban wasang Iloilo, Bugalco, my city, my pride. I am Iloilo, proud to be Filipino po. Salamat po. Thank you, Congressman. Thank you, Mayor Mabilog. We will now proceed with the interpellation. And we have a list of interpellators who have earlier signified their intention to propound questions to our resource person. So those that have not been listed in the list and wanted to ask questions, please approach the COMSEC and have your name listed. So, Mr. Chairman. Yes, Congressman Padilla. Before we proceed with the first interpellator, let me inform the Honorable Committee in the Chairs that this committee has received a copy of an affidavit from former Mayor Jed Mabilog. And I hope COMSEC will distribute it to the members of this committee. Thank you, Mr. Chairman. I believe the affidavits have already been distributed to the members earlier. So we will now proceed with Congressman Johnny Pimentel, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. I would like now to direct my questions to the resource persons. Magandang umaga po, Honorable Jed Mabilog.
Ano hong tunay na pangalan po natin, Mayor? Your Honors, yung tunay na pangalan ko po ay si Jed Patrick Escalante Mabilog. Ano po ang palayo po natin? Ano ho ang tawag ng mga kaibigan sa inyo? Your Honors, Jed po. Okay, Jed. Saan ka nakatira ngayon, Jed? Pero siguro for security reasons, ayaw mo munang i-divulge yun, hindi po ba? Opo, Your Honor. Anyway, dito po tayo sa sinumpaang salaysay mo. Meron mo kayong sinubmit o sinumite dito sa komitiba, ang inyong apidabit po ninyo, dated September 18, 2024. Hindi po ba? Opo, Your Honor. Ito bang sinumpaang salaysay mo ay pinatotohanan mo ang lahat ng nakalagay dito? Yes, Your Honor. Wala po bang nag-udyok sa'yo? You have done this on your own free will and accord? Yes, Your Honor. So kung mamarapatin po ninyo, isa-isahin po natin itong sinumpaang salaysay po ninyo. Sa paragraph 1 po, pinakita po ninyo dito na medyo matagal na po kayo sa politika. Pwede pang isalaysay ninyo sa amin paano kayo napasok sa politika? Kailan po kayo napasok sa politika? Nung dati pa, sir, po, Your Honor, I was chairman of the Kabataang Barangay. And then, ito po ang umudyok. Anong taon po yun, Mr. Chair? In, Your Honor, in 1984 until 1986, Your Honor. Ilan taon po kayo noon? Kabataang Barangay, Your Honor, hanggang 18 years old po. So, batang-bata pa po kayo. Anong sunod po ninyong posisyon sa politika? Your Honor, I was City Councilor in the year 2004. Ano din pong sumunod? Your Honor, in 2007, I became the Vice Mayor of the City of Iloilo. And then yung sunod po? Your Honor, I was elected mayor in 2010, in 2013, and in 2016, Your Honor. So, hindi na ho ninyo natapos yung termino ninyo dun sa ika-third term kasi according sa inyong salaysay, nung 2017, umalis na po kayo, hindi po ba? Yes, Your Honor. Umalis po ako nung 2017. At saka nung kayo mayor po, according to your affidavit, you have had several awards. So meaning that you really performed well during your tenure as the mayor of Iloilo City. Can you expound on this? Yes, Your Honor. Your Honor, for the International Awards for Iloilo City and myself, I have the Iloilo City has been awarded as a service award for business by the Philippine American Chamber of Commerce. Iloilo City was also a nominee for the Lee Kuan Yew World City Prize. We were Livable Cities Champion in 2015 by the Asian Development Bank. I was chosen as one of the top five world mayors in 2014 by the City Mayors Foundation. The city was also awarded for bringing Dinagyang Festival to New York. Iloilo City was also given the Gold Award for the Iloilo River Development Project by the 2010 International Livable Communities in Chicago, USA. Iloilo City has the Silver Award for Iloilo River Development Initiatives, Silver Award for the Iloilo Dinagyang Festival in the 2011 LIVCOM Awards.
a second in the Thies River Prize Awards in Brisbane, Australia, and was shortlisted as top 77 in the 2012 New Seven Wonder Cities of the World. Those are the international awards, Your Honor. For the national awards, we have 33 awards, national awards, and among which are the being recognized by PIDEA for our illegal drugs, anti-illegal drugs campaign, Your Honor, for the years 2014, 2015, 2016, and 2017, Your Honor. Among others, Your Honor, would you like me to read the 33? No, I think this is enough. Yes, Mr. Chair, the fact that the statement of Jed Mabilog has proved that he was indeed a performing mayor. The fact that he has received international awards, local awards, nagpapatunay lang po na ginampanan ni former Mayor Jed Mabilog ang his role and duties and obligations as a mayor. So there is no question, Mr. Chair, based on the awards that he has told us, that he was indeed a good public servant. Ngayon, dito po tayo sa paragraph 3. Kung babasahin ko po at kung pwede, paki-explain po sa amin. Despite my hard work and dedication to public service, I was unjustly and baselessly included in former President Duterte's so-called narco list. This inclusion was made without any evidence, investigation, or due process. Mr. Mabilog, yes, Your Honor. Sa tingin ho ninyo, bakit kayo nasali dun sa narco list? Thank you, Your Honor. Actually, Your Honors, I really made several attempts to see then President Duterte just to ask kung ano po talaga ang reason kung bakit po ako naisama sa lista. So, Your Honors... So, nakausap mo pa si... Hindi ko. Never ko po siya nakausap. Okay. So, tuloy mo. So, gumawa na lang po ako ng assumptions ko for what these reasons are. Kasi there are several instances, Your Honor, that could probably lead to this. Number one, Your Honor, is I am a relative or second cousin of then Senator Frank Drilon. Number two is nung nagkaroon ng rally sa Iloilo City during the campaign, namatay po yung kanilang, nagkaroon sila po ng brownout. And isinisisi po sa mayor, sa akin po, Your Honor. Third po, there was an attempt before na gusto niya po makipagkita sa akin before during the campaign. But unfortunately, I was not able to meet him because I was on official travel to Manila for a big project, which is the expansion of the national highway. And one of the big projects there was to bring down the black spaghetti wires along the highway. And so I have to meet the PLDT executives to request them to finance the bringing down of their lines. Kasi malaki po yung amount na mag-i-involve. E kanila naman po ang linya, so sila na po mag-ano. Nakaset na po yun to meet po the executives of PLDT, so I wasn't able to meet him, sir. Bakit, Mr. Chair, Mr. Mabilog, bakit sa tingin nyo gusto makipagkita sa inyo the former president? I think, Mr. Your Honor, I think
Gusto lang po na sa pagkakaalam ko po, Your Honor, he was going around and was trying to meet with all the other local chief executives. Ito ba ay presidente na po siya o sa panahon pa ito ng eleksyon? Sa panahon pa po ng eleksyon, Your Honor. Yung isa pa po, Your Honor, is that Iloilo City, during, wala pa po, hindi pa po siya presidente, Your Honor, Iloilo City was always compared to Davao City. I have here po all the newspaper articles with me that would show that even Solita Monsod compared myself to then-Mayor Rodrigo Duterte. So, palagi po kino-compare kami po. So, again, these are only my assumptions and presumptions, Your Honor, because I never had I never really knew what was the main reason. So in short, Mr. Chair, in short, Jed, you're trying to say to this committee that the reason why your name was included in the narco list of the former administration is that it is because purely of politics. Dahil po ba kayo ay hindi sumuporta noong 2016? Yung po ba ang sinasabi ninyo dito sa committee ba na sa tingin ninyo, sa opinion mo, kaya ikaw biniltahan, ikaw ang binilikan, nilagay ka sa narco list dahil hindi ka sumuporta noong during the 2016 presidential elections? Ganun po ba? Yes, Your Honor. Kasi ang resulta po, Your Honor, ng elections na yon, President Rodrigo Duterte got only po 13.7% in the total number of votes in Iloilo City, which is his lowest percentage votes. Sino po all bang over the nanalo country. Nga President?